So, good day students. So, nandito naman po tayo sa bago nating topic na i-discuss for this week. So, sana po ay ating maintindihan and may matututunan tayo para madali nating masasagutan and may idea tayo kung ano yung mga dapat nating ilagay doon sa ating mga learning task na nandoon sa ating learning module. Again, good day po sa ating lahat and sana ay maging masaya tayo araw-araw at habang tayo ay nag-aaral. So, for this week, week 8 ng ating lesson ay aaralin natin sa ating first quarter ng Science 10 para sa week 8 na lesson natin ay yung mga line of evidences that support plate movement. So, in our previous lessons, we discussed the different reasons kung bakit nag-move yung mga plate movements or kung paano sila nag-move, no? So, ngayon naman ay aaralin natin yung mga evidences na talagang nagsasabi na merong plate movement. So, hirit ko na sa inyo na please subscribe dito sa ating channel para kung kayo ay may tanong, kung kayo ay may mga gustong balikan na video tutorial natin, ay madaling-madali nyo siyang babalikan. So, please subscribe dito sa ating channel na Sir John Tutorials para kayo po ay laging maging updated dito sa ating mga lessons regarding sa topics ng Science 10. And sana ay may matutunan tayo for this week, no? So, line of evidences, again, line of evidences that support plate movement. So, paano nga ba nasabi na talagang may movement ng mga plates, no? Paano nga ba masasabi or ano yung mga ebidensya na merong movement talaga ng mga plates bukod doon sa ating mga na-discuss doon sa ating previous lesson. So, ito po yung ating i-discuss ngayong week na to. So, for the learning objectives, ito po yung ilan sa ating mga objectives na dapat nating ma-reach or ma-achieve ngayong araw or ngayong week na to. So, we need to understand the evidences of plate movement. So, ano-ano nga ba yung mga plate movements na meron tayo and paano natin sila maintindihan? Now, second po ay we need to enumerate the different evidences of plate movement. So, syempre, if we are going to enumerate that, try din natin explain itong mga evidences na to na meron sa plate movement. And, sige, proceed na po tayo visual aid natin. So, we need to know Alfred Wegener. So, Alfred Wegener is a German meteorologist proposed that continents were once one large landmass. So, sabi niya na ang lahat ng kontinente dito sa mundo ay proposed ng isa lang siyang landmass or dikit-dikit siya. So, ito pong landmass na to ay tinatawag natin na Pangea. So, ito pong Pangea na to, ibig sabihin ay all Earth. So, ito po si Alfred Wegener. So, si Alfred Wegener, again, ay isang German meteorologist. Ayan, German meteorologist na nag-propose na ang lahat ng continents ay magkakasama o magkakadikit. So, siya po si Alfred Wegener. So, next po tayo. According sa kanya, ay para masabi na itong mga continents na to ay magkakasama, ay meron siyang nag-gather ng mga evidences that support yung kanyang claim na talagang magkakasama itong mga continents na to. So, ito po yung ilan sa mga evidences na ipepresent natin ngayong araw. So, we have the first evidence ay yung tinatawag natin na continental jigsaw puzzle or continental fit. And second po ay yung evidences from fossils. And third ay yung evidence from rocks. And lastly ay yung coal deposits. Later on, ay malalaman natin kung ano-ano yung mga evidences na to and how these evidences ay nagsusupport doon sa sinasabi ni Alfred Wegener na Pangea. So obviously, ngayon ay hindi na natin makikita si Pangea ng actual or dito sa satellite natin pag kinuhanan yung lahat ng continent because these continents are already moved or gumalaw na siya or nag-move na siya. Kaya kung makikita nyo, sa world map natin ay hiwa-hiwalay yung ating mga continents, no? So, ito po yung ilan sa mga evidences na ating
tatalakayin ngayong araw. So, next po natin, discuss natin yung una. So, ito po yung tinatawag na Continental Jigsaw Puzzle. So, itong Continental Jigsaw Puzzle na to ay most of the visible and fascinating evidence that these continents were once one in their shape. So, kung titignan natin yung ating world map, so, ito po yung ating world map, para siyang jigsaw puzzle na pag binagdigit-digit mo ay fit talaga siya sa isa't isa. So, ito po yung, kung kayo ay familiar sa jigsaw puzzle, ito yung dinidikit or yung binubuo natin para makita natin yung image na meron tayo. So, ito po yung sample niya. Now, if you have your world map dyan sa inyong pwesto, mapapansin nyo na itong mga to, ayan, katulad po nito, ay fit siya dito sa part na to. So, pag pinagdikit mo siya, kala mo talagang puzzle siya, no? Pero, yan ay isa sa mga evidence na meron tayo na talagang ang mga continents noon ay magkakasama. Pero, as time goes by, ay nagkakaroon ng movement and nagkakaroon ng paglayo yung mga continents na to. Even ito, kung titignan nyo siya, ay fit siya dito sa part na to. And ito rin, kung titignan nyo tong part na to, ay fit siya pagdating dito. So, maaaring coincidence lang, pero paano pa natin masasabi na itong mga to ay talagang magkakasama? And ito naman ay dadagdagan doon sa second na evidence natin, which is yung tinatawag natin na evidence from fossils. So, mamaya ay mapapakita natin yung mga pictures niyan, bakit meron niyan, ano? So, evidence from fossils. So, fossils are preserved remains or traces of organisms from the remote past. So, maaaring itong mga fossils na to ay hindi na siya existing o hindi na siya nakikita sa ngayon. Pero itong mga fossils na to ay isa sa mga dahilan or isa sa mga evidences that they live doon sa nakaraan natin. So, ito pong fossil na to ay mamaya makikita natin yung litrato nito. And itong fossils na to na nagsusupport doon sa plate movement natin ay makakapagbigay ng idea na itong continent na to ay kadikit talaga nung isang continent na to, na kung saan yung fossil na meron dito sa isang continent ay present din doon sa isang continent na meron tayo. So, ito po, isa sa mga examples natin dyan. And ito pong, itong image na to ay makikita rin natin sa ating learning module. So, kung makikita nyo po itong fossil remains of Cynognathus, a Triassic land reptile approximately 3 meters long. So, makikita nyo po na itong fossil na to ay nakita rin siya sa South America and even doon sa South Africa. So, ngayon, ang itong mga continents na to ay magkakalayo na. So, how these animals from the past ay nagkaroon ng paano punta doon if sila ay separated, itong mga continents na to ay separated ng bodies of water, no? So, even itong Glossopteris ay paano naging available yung fossil na yan dito sa Australia, Antarctica, sa India, sa Africa, and sa South America if itong mga continents na to ay magkakalayo na or magkakahiwalay na. So, isa sa mga evidences yan na noon ay possible na magkakadikit itong mga continents na to. Because possible din na hindi kaya na i-travel through air yung mga seeds nito. And even hindi rin siya kayang i-travel yung mga seeds na yan ng, sa paglangoy lang sa bodies of water. So, obviously, itong mga to ay hiwa-hiwalay na sa ngayon. And approximately, ang ating mga continents hanggang sa ngayon ay nag-move. Ano? So, South America, Africa, then other continents ay merong mga fossils na nakita kahit na sila ay magkakalayo. So, yun po yung ilan sa isa sa mga evidence na meron tayo through the
evidences of evidence or presence of fossils doon sa iba't ibang continents, no? So next po tayo ay yung tinatawag naman natin na third evidence natin ay yung tinatawag natin na evidence from rocks. So paano naman to? Ano naman tong evidence from rocks natin? So evidence from rocks, the rocks themselves also provide evidences that continents drifted apart from each other. So makikita nyo, maaaring makita nyo yung isa sa mga rock formation dito sa lugar na to, dito sa edge niyan, ay fit doon sa isang rock formation ng kabilang continent. And also, maaaring makikita nyo rin dito sa continent na to or sa rock formation na to, yung mga living organisms na nabubuhay dyan na nabubuhay din dito sa kabilang to. So, ito po yung ilan sa mga pictures na meron tayo. So, ito po, ayan, kung makikita nyo, same sequence of rocks of same age can be found all over the world. Indicates that when these rocks form, all these places were connected. So, ayan, dito, ayan. Makikita nyo, possible na makita natin yung mga rock formations na yan or rocks na yan na may same age, same composition and so on and so forth. So maaring dito sa edge ng North America ay yung mga rock formations or rocks na yan ay available din dito sa continent ng Europe and Africa. So yun po yun. And also ito pala yung isa sa mga fossils ng Glycopterus ata yun. So yun na, no? So available siya doon sa iba't ibang continent or nakita rin siya. So ito po, ayan, so okay, so itong image na to ay example lang. So maaring yung isang continent ay nire-represent nito, so at yung isang continent naman ay nire-represent nito. So kung makikita nyo, maaring pare-pare sila ng print dito, then fresh niya yung print nito dito sa kabila. And also, maaaring parehas niya yung composition nito, itong isang continent na to, then sa composition na meron dito sa edge nito. So, ito po ay representation lang, ano. So, yan. Ito po naman yung mga, yan. Okay, next po tayo, after ng evidence from rocks, so we have the what we call the coal deposits. So, coal deposits naman po ay coal beds were formed from the compaction and the composition of swamp plants that lived million years ago. So, obviously, pag yan ay may mga coal deposits ka, more or less ay may mga living organisms na natira doon and then suddenly nawala na sila. So, bakit nandito si Antarctica? So, because si Antarctica ay may mga na-discover na coal deposits. And isa sa mga coal deposits na yan ay isa sa mga evidences na meron talagang living organisms na natira doon. So, paano nagkaroon si Antarctica ng coal deposits even if hindi siya livable, lalo na sa panahon ngayon? It is because they said that this continent ay dating nakapwesto sa bandang equator natin. So, obviously, the reason kung bakit siya merong mga coal deposits, it is because merong mga living organisms na natira sa kanya. Pero, as time goes by, as it moves, ay nawala na. Or, hindi na siya naging livable para sa mga living organisms. And so, ito po, European coal mines match up with coal mines in North America. So, ano ibig sabihin nito? More or less ay yung mga coal mines na meron dito sa isang lugar na to or sa isang continent natin ay maaaring kadugtong ng isang coal mine dito sa isang continent. So, European coal mines ay nag-match up daw doon sa coal mines ng North America. And, ayan, so next po natin ay ito. So, coal deposits found in Antarctica. So, kanina, coals formed, sabi dito, coals formed from the compaction and the composition of accumulation of ancient swamp plants. So, Antarctica had once been a tropical climate. Antarctica must have been close to equator. Just what I said, no? Kanina lang. So, yun po.
yung ilan sa mga evidences na meron tayo regarding doon sa plate movements na meron tayo. Again, ito po yung mga plate movements na meron tayo. Evidences na nagsusupport na talagang merong plate movement. So, we have the continental jigsaw puzzle or yung continental feet. Kung saan yung mga continents ay pag pinagdikit-dikit mo, possible siya nang galing sa isang buo. And evidences from fossils na kung saan yung fossils ay available doon sa iba't ibang continents, even if sila ay magkakalayo, no? Even if sila ay separated ng bodies of water. And paano nangyari yon? It is because possible na noon ay magkaadikit yung mga continents na to. Third ay evidence from rocks, kung saan yung composition ng isang rocks na yon ay maaaring connected or possible na same ang composition dun sa isang rock formation ng isang continent. And lastly ay yung coal deposits, na kung saan ay visible siya sa Antarctica, na kung saan sa ngayon ay hindi siya livable. Pero paano nagkaroon ng coal deposits? It's because maaaring siya ay dating part or dating nakapwesto sa bandang equator. And may mga living organisms na nabuhay din sa kanya. And as time goes by, nag-move siya. And then sa ngayon na hindi na siya naging livable for living organisms. So, maraming salamat po. And before we end our video lesson, I shout out muna tayo sa ating mga students dyan. Kung saan sila yung reason ba't natin ginagawa to. So, and also, maaaring nakatulong na rin to sa ibang estudyante dyan. Ano? So, shout out sa G10 Sangyaw, sa aking advisory class, and sa G10 Pagoda na advisory class ni Sir Repil, G10 Sublian na advisory class naman ni Ma'am Tapitan, and G10 Kasanggayahan naman na advisory class naman ni Sir Arante. And also sa SINH students and sa lahat ng estudyante dyan, ay keep on learning and malalampasan din natin tong pandemic na to. Again, thank you so much and please subscribe dito sa ating channel para tuloy-tuloy lang natin ang ating pag-aaral. So, thank you so much and God bless.